Okay, ayan, type wire na chat, guys. Good afternoon sa inyo lahat. So, let me know, rinig ng lahat, ha? Lahat ba nakakasabay? Lahat nakakarinig na maayos, malinaw naman? So, I hope walang maiiwanan sa inyo for today's discussion, no? So, anyways, guys, I'm not here to teach you, okay? Hindi na ako magtuturo sa inyo, okay? Hindi muna ako magtuturo sa inyo ng possible nyong tignan sa market, pag-aralan, and whatsoever. Again, naturo ko naman na yung mga kailangan ninyo or yung mga kailangan nyong gamitin when it comes to finding a solution or finding a good trade this coming week. Ang gusto kong mangyari ngayon is a review, and this will serve as your proof, okay? Ulitin ko, ha? This live will serve as a proof, okay? Na what? It will serve as a proof na tama and according to plan, lahat ng ginagawa ninyo para sa sarili ninyo or sa para sa technical analysis ninyo. It's time for you to do it in real-time, real chart. And guess what? Kahit wala ako, kaya nyo siyang makita real-time, real chart. And mapapatunayan natin yan sa inyo or mapapatunayan nyo yan sa sarili nyo mismo, hindi na ako. So kung by the end of the day, tumama yon, hindi nyo na ako kailangan pasalamatan. All you need to do is say thank you to yourself kasi nga pinag-aralan mo and now isinaulo mo yung possible na tinuro ko sa inyo and yung possible na mangyari sa market, okay? So again, it's time for real-time, real chart review. Again, what better way to find out is to look for mamaya. Tingnan nyo kung ano mangyari mamaya, okay? Pero again, guys, ha, ahead of time pa rin tayo. For the record, it's 1:54 PM, July 31, Monday. Bukas po ay, ano tawag dito? August na ba bukas? Yeah, August na bukas. So, yeah. Okay? So, meron akong ibibigay sa inyo today na reviewer, which is dalawa lang muna, ha? Dalawa lang, which is si Nasdaq and E-mini S&P. And, oh, sige, sama na natin si Gold. So, now, kung maitetrade nyo tong tatlo na to, ulitin ko, ha? Kung matitrade nyo tong tatlo na to, that's enough. Okay? That's enough for the rest of the August. Ulitin ko, ha? Kapag matitrade nyo tong tatlo na to, hindi tonight, ha? Hindi tonight. Pero kung matitrade nyo tong tatlo na to ng maayos, this coming week, and that's enough for your August, then pwede na kayo makapagpahinga ng mahaba-haba. Bakit, Sir Kim? Napaka-clear na ng movement para sa akin. Okay, napaka-clear ng movement para sa akin. I tried to monitor the market and I tried to review the market, lalo na yung nireview natin last week pa, no? Last week pa. So, yung nireview natin na yun, it turns out, according to plan, lahat na nangyayari sa market. So, definitely, possible makakapagtaya or makakapaglagay kayo ng medyo, you know, may amount, okay, or medyo malaki-laking amount. Sa mga gusto mag-risk ng malaki or sa mga tao naglalagay talaga ng malaki, definitely this is the time for you since napaka-clear ng movement para sa akin, no? So definitely I will try to risk a lot then, okay, dito sa tatlong pairs na to. So definitely, guys, makinig kayo sa mga sasabihin ko, okay? So again, disclaimer, kung hindi nyo naman kaya mag-trade ng malaki, huwag kayo mag-trade ng malaki. Kung hindi nyo kayang palakihin yung maliit na amount, what more pa yung malaking amount? So don't, okay? So don't even try. Para na lang to sa mga experienced trader and para to sa mga tao na nakakasabay sa atin or nakakasabay talaga sa mga tinuturo natin and na-perform nila ng maayos lahat ng ginagawa natin, no? So, for now, sige, punta muna tayo kay sinong gusto nyo unahin, guys? Nasdaq, E-mini S&P, or Gold? So let me know. Tatlo ka agad, Nasdaq. Bakit kaya Nasdaq, no? O, sige, let's try to move on for Nasdaq. Okay, your wish is my command. Okay, anyways, sige, let's go to weekly time frame neto ni ano tawag dito, ni Nasdaq, no? So i-close ko lang to. Ayan, tingnan niyo. Naglalag na yung aking trading view. I don't know if you have the same problem, guys. Pagka nakatatlong window ako sa trading view, hindi naglo-load yung gusto kong mangyari. I don't know why. Okay. So now, let's move on dito sa Nasdaq natin on a weekly chart. Okay? So again, ha, may na-break na tayo right around in these zones. Okay? And then we're trying to aim for these blocks right around here. You see the abnormal, di ba? Yung abnormal na tinatawag ninyong blocks right around here. You just need to keep that in mind. Okay, dyan nyo lang yan ilagay. Okay, ilagay nyo lang yan dyan. But for now, i-ex ko to para makita ninyo na bullish yung market. Okay, sinabi ko naman sa inyo, there's nothing bearish here. Bullish pa rin to. And guess what? Hindi pa rin ako nakakita ng top dito. What do you mean by top? Hindi pa ako nakakita dito ng pinaka-final top niya not until na bumalik siya sa baba. Okay? Kasi ito, pwede itong mag-remain into this zone. So, pwede pa rin itong maging liquidity mo na i-take on netong candle ngayon, mamayang gabi, papunta dyan, okay? Possible tumaas yan dito. But again, tignan nyo, ibibigay ko sa inyo today. So, as you can see, on a daily chart, tanggalin natin lahat to.
You see, there's a Fair Valley Gap right around here. Tama? Or tinatawag natin as BC and CB, no? Or this will be your BC. Okay? So, I'm trying to see if itong top na to, okay? Itong top na to, wait lang. Ayan. I'm trying to see if itong top na to, wait lang. Ayan. I'm trying to see if itong top na to magre-remain to dito untouched. Gusto ko hindi matamaan to or gusto ko hindi makuha muna to. Okay? Gusto ko hindi to kunin ngayong week. Oh, that's a strong word, Sir Kim. Hindi makuha ngayong week. Yeah. Okay? Gusto ko hindi muna to makuha ngayong Monday to Thursday. Gusto ko hindi makuha tong top na to until ngayong Monday hanggang Thursday, no? Bakit, Sir Kim? I want to see the price retrace. Gusto kong bumalik yung presyo hanggang dito sa zones na to. Now, punta tayo ng weekly. Bullish ang market, guys, on a weekly chart. Now, wala akong nakikitang bearish scenario dito. Okay, wala akong nakikitang bearish scenario na makita natin ma-trade to ng short. Pero tignan niyo itong makikita niyo hanggang sa ngayon. So, nakikita niyo yung consolidation ng market dito ngayon sa market na it's Monday ngayon, no? Tama, Monday. It's Monday. So, kung makikita niyo yung price natin dito, visible yung volume imbalance natin. Ano volume imbalance? It serves as what? A magnet and then serves as support and resistance or SNR. Ipupunta kayo sa daily time frame. There you go. You can see the same exact thing. Tama? So, ito yung mga next na ituturo ko sa inyo once na magkakaroon kayo ng mga ganitong klaseng volume imbalances. Okay? So, itong price na to, tinatry niyang i-hold or itong volume imbalance na to, tinatry niya i-hold yung price dito lang sa zone sa to. Hindi niya kakayanin pumunta dito. That's why sinabi ko sa inyo na ayoko muna kunin to hanggang ngayong week. Ang gusto kong mangyari sa market ngayon, since nag-rise tayo dito, ano to? Ang tawag nyo dito, guys? A BC or a Fair Valley Gap. Normal ba to? Hindi. Nag-open 50% zone. If you place your Fibonacci level onto that one, nag-open siya below. Okay? So in that case, there's a willingness of the market to go downside. Now, Sir Kim, hanggang saan ang downside na yan? Hanggang saan yung possible na kunin yan? I'm aiming for this BC you see here. I'm aiming for that BC right around here. And then your order block, na meron akong order block dito, hanggang dyan ang pwede kong i-rest. Ay, gusto kong magkaroon ng reaction yung price dito lang. So, ibig sabihin, it could be something like this. And now, you may screenshot this one. Gusto ko makita yan. And guess what? Makikita nyo yan. Okay? Gusto ko makita to. So, in that case, Sir Kim, ibig sabihin ba na ito, Sir Kim, this is a daily time frame, this is a daily chart. Now, what's your bias, guys? Ano sa tingin nyo bias ko? For this week? What's my bias? Correct. It's a short. Again, ha, kayo nagsabi nyan, and sinabi ko sa inyo, kinonfirm ko sa inyo, yes, my bias will be a short. Or bearish. Okay? Bali ngayon, guys. Ito yung may i-advise ko sa inyo. Hindi ibig sabihin na sinabi kong short, mag-short na kayo ngayon. No. Okay? No. Anong araw ngayon? It's Monday 31. Now, ang gusto kong gawin ninyo, this coming Monday, okay, ngayong Monday, ha, ngayon, which is ngayon today, this coming Monday or ngayon, and then mamayang silver bullet nyo for your London session and New York session, wag nyong i-trade yung AM session na silver bullet ngayong Monday. Okay? Okay yung afternoon, yes. Okay yung afternoon. Pwede nyo i-trade yon. Pero, dun sa mga taong, katulad ko, sa mga taong like, conservative, sa mga, syempre, nilalagay nilang pera, like, malalaking pera, and whatsoever, forgiven to, or like, ang tawag dito, pwede nyong hindi i-trade tong market today. Ulitin ko, ha? Hindi, pwede nyo hindi i-trade yung market this Monday. Ang magiging trade nyo pa po is Tuesday. Very random. Tuesday. Okay. Sige, Tuesday. Pero yung ngayong Monday, guys, it will be messy for you to trade silver bullet. And sa mga gusto makapag-trade ng Judas Swing and whatsoever, it will be a messier movement for you since hindi dito tayo sa volume imbalance na to. Pero Tuesday, it will be a lot more clearer for you to trade short. Ulitin ko, Tuesday will go short. We'll target this
Fair Valley Gap or BC you see here, and onto this ball or the black you see here. Yun yung nakikita ko sa market. Now, if you go lower time frame, yan, yung lower time frame ninyo, makikita nyo na magkakaroon na ng weakness yung market natin this coming London session. Right now, we're at London session. Kung magiging bearish yung London session natin, guys, it will be a continuation of this coming New York session. But again, I'm not recommending for you to trade, to put a lot of money today, Monday. I am not recommending you to put money or a lot of money this Monday. You have my approval. It will be on Tuesday, bukas pa. Okay? Tuesday. So, kung gusto nyo mag-trade ng maayos or matiwasay, it will be Tuesday, not ngayon. Hindi ngayon. Hindi ngayon Monday. Naintindihan? Not Monday. So, now, since okay na tayo kay Nasdaq, eh, nakita nyo na yung gusto kong sabihin ko when it comes to this one or this Nasdaq right you see here, this will be a bearish one. Naintindihan? Bearish po ito. Gusto ko itong mapunta dito sa BC na to. Papunta dito sa order block na to. Okay, I want to see the price rise or reside or mag-rest dito sa zone sa to. I don't want to see a good reaction pababa. No, hindi mangyayari yung bullish kasi ang market. Naintindihan? Gusto ko lang makita yon. Still bullish to, guys. Still bullish to kahit bumalik siya sa order block or dito sa BC na to. Still bullish pa rin to. Nothing is bearish here. Now, go to E-mini S&P naman tayo, guys. So, since tapos na tayo dun sa ano, let's go to E-mini S&P. Now, this is an updated screenshot or this is the updated technical analysis na meron tayo kay E-mini S&P. Okay? Nagre-rest pa rin yung price natin dito. So, since nagdito pa rin tayo sa zone sa to, wala pa rin po akong nakikitang tops dito. Ibig sabihin, wala po akong nakikitang bearishness dito sa market. Yes, are expecting one. Yes. Pero wala po akong bearish na nakikita dito. Ibig sabihin nun, Sir Kim, hindi natin kaya i-short. No. Now, tingnan nyo to. If we go to daily time frame chart, I want to see the price. Okay lang to. Normal to sa akin. Okay lang din to. Okay? Okay lang nag-rest yung market somewhere around in these zones. Okay? Walang problema. Pero, I want to see the price papunta dito. I-take to. Gusto ko makuha tong liquidity na to. Gusto ko ma-take on liquidity to. Now, let's go to hourly time frame. And now, tingnan natin kung ano yon. Gusto ko makuha tong equal low na to. Type Y na chat. Naiintindihan nyo ba? Kita nyo ba? Tong equal lows na to, I want to see na ma-take to. Gusto ko makita na ma-clear tong sides na to. And again, it doesn't mean na bumaba yung presyo papunta dyan. Ito yung price. Bumalik yan dyan, it doesn't mean bearish na po yan. Bullish po yan. Okay? Bullish pa rin yan. Now, naalala nyo yung sinabi ko sa inyo, the best area or best zone unlib, yung mga areas na hindi na binabalikan na Fair Valley Gap. Tama ba? Kung naituro ko na yon or na napakinggan nyo na yon dito sa live or you know, na-discuss ko siya before or nabigyan ko kayo ng you know, small details when it comes to that one, definitely alam nyo yung ibig sabihin nun. And that is here. Ayoko nang po makitang bumalik yung presyo right around here. And you'll consider this one as your, correct, a breakaway gap. You don't want to see the price go back here. Annotate that one. Draw that into your charts. Hindi po pwedeng bumalik yung price dito. Pag bumalik yung price dito, it will be bearish. Pero, once the price go back or trace to this lows, you see here, still bullish. You want to see the market move higher and higher. Naintindihan? Yan ang magiging reviewer nyo for this coming week, for this market. And now, let's go to hourly chart. Yeah, definitely. Napakadali and napaka simple lang i-snipe nito later tonight. Naiintindihan? So definitely meron na kayong Nasdaq and E-mini S&P. Again, bearish ang aking short-term analysis dito. It will happen on Tuesday, of course. Okay? So it will happen on Tuesday. Monday, okay lang yung Monday. Okay lang na hindi nyo kayang i-trade yung Monday, but Tuesday, there's no excuses on Tuesday. Naiintindihan? So ayun. That will be my concluded topic for today. Again, bullish ang market.
wala akong makitang bearish scenario dito. Not until na mag-create talaga to ng pinaka-top and then bumagsak, balikan tong breakaway gap. Now, ibig sabihin ba nito, Sir Kim, para masabi mong bearish yung market, kailangan basagin yung breakaway gap? Yes, correct. Okay? You need to see the price retrace or go back to this breakaway gap in order to tell na it's a bearish market movement. Naintindihan? So, simple as that. Okay? Yun lang siya. Now, Sir Kim, what if naman bumaba yung price papunta dito? Papunta dito sa zone sa to and biglang lumuha yan pababa dito. Okay? Biglang lumuha siya papunta dito sa breakaway gap. And then definitely that will be a bearish scenario for you and it will turns out to be what? Hindi ka makakita dito guys ng isang candlestick lang. Ah, hindi ka makakita dito ng mabagal na candlestick. Tandaan nyo ha. Hindi po kayo makakita ng mabagal na candlestick dito sa breakaway gap. Okay? Hindi. Hindi ka makakita na. Ang makikita mo po dito is malaking candle. Once na basagin to, automatic po may malaking candle kayo makikita dyan. Okay? May makikita kayo malaking candle dito. Now, anong matatawag nyo dyan? It will become your BPR or balance price range. Now, you want to see it. Through it, to it, short. Naintindihan? This will become your balance price range if and only if pumunta yan dito pababa and makakita kayo ng malaking candle dyan. Naintindihan? Not until then, bullish pa rin to. You want to see it, trade it in these zones. Now, ibig sabihin ba niyan, Sir Kim, maghahanap kami ng possible trading namin this coming Monday to Tuesday or even this week for bearishness? Yes. Hahanapin nyo yung ways ninyo kung paano masushort yung presyo papunta dito. And same exact thing with Nasdaq. Kay Nasdaq, napakadali. Okay? Napakadali tignan yan kay Nasdaq. So, I really recommend na kay Nasdaq kayo maghanap ng trades nyo this coming Tuesday or this coming Monday. Huwag kayo muna mag-check ng charts ninyo this coming Monday sa e-mini S&P. Okay? Instead, go to Nasdaq. Okay? Magpunta lang muna kayo kay Nasdaq. Okay ba yun? So, type Y na chat if naintindihan nyo yung dalawang pairs na binanggit ko sa inyo for market review. Diba? So, ganun lang. Wala namang, hindi naman mahirap. Okay? Hindi naman mahirap. It's just, ayun, binigay ko naman sa inyo. Okay. So, good. At least, naiintindihan nyo. At least, nakakasunod kayo. Pero hindi pa tayo tapos. Now, let's go to gold. I did tweet nag-tweet naman ako. You can check that one out. And then, I said, I'm bullish tayo kay gold. Okay? I want to see gold higher, go higher and higher. Nag-long po tayo right around this to, sa CE na to. Nung tumama tayo sa CE. Nakapag-long position tayo somewhere around here. Take our profit right around above here, somewhere around here. May aim for that one. Gusto ko sana ma-aim yung higher neto for this one. But again, I can always find ways to long position this market once na makaalis tayo dito sa zones na to. Okay? So, I mean, in that case, I want to see the one hourly chart. Okay? Gusto ko makita yung one hourly chart niya na matake on tong engineering of liquidity na meron ako sa taas. Gusto ko makita na umalis siya dyan sa zones na to, move massively towards the upside, and now magkikreate to ng parang Judas swing papunta dyan. Parang ganito. Kikreate siya ng ganyan. Lows. Yan yung gusto ko makita sa kanya dito. Not here. Ayoko dito. Okay, risky dito. Dito kayo. Okay, above neto. Diyan kayo. Banda maghahanap ng setups ninyo for long position. Not here. Naintindihan? Pag nalong nyo tong market na to, pag nalong ninyo or masasabayan nyo to, and definitely masasabayan ko to kasi ito yung inaabangan ko talaga. So, gusto ko makuha lahat tong liquidities above na to. And this will be my first level of interest. Here, and then the final level of my interest right around in these zones. So that will be a bullish scenario for gold. Naintindihan? Gold. So that will be my gold. Okay? Simple as that. So hindi ko na kailangan pahirapan pa yung gold analysis ninyo. Again, simple setup using CE, of course. And then, yeah, this will be a bullish scenario for gold. Okay? I don't want to see the price go back to these lows you see here. Wala na po yan. Okay, so gusto ko lang ito makita na i-break niya yung highs right around here, the engineering of liquidity you see here. And guess what, napakadami nating i-aim for higher.
see here, and even in here, in that zone. Okay? So, yeah. I hope okay to. I hope nakita nyo yung gusto ko ipakita dito. So, in order to find out kung paano ko nakuha yung CE from this low to this high, there you go. That's your CE. The 50% level, and that's my first level of interest, the 50 and the negative 1. Naintindihan? So yeah, this is a bullish scenario for gold, guys. So yeah, everything is clear. Masarap yung magiging market movement natin this coming week. So again, patience. Ibig sabihin ba nito, Sir Kim, Tuesday din namin i-trade si gold? Hindi po. Still Monday to. Okay, ngayon din to. Okay, so you need to see kung yung din drawing ko kanina, you need to see that one today on a lower time frame. Syempre, of course, dun sa above nung nilagay ko, yung na-indicate ko. Okay, hanapin nyo siya doon, hindi sa higher time frame, no? Kasi sa higher time frame nyo, kasi daily to, kung dito nyo hahanapin yun, definitely late na kayo, no? Malilate na kayo. So, anyways, sinabi ko na rin, okay? I want to see this one move higher and higher, not lower. Okay? Imini S&P, to repeat the process or to repeat the topic, guys, kailangan ko makita to, pumunta dito. I want to short the market papunta dito, and I want to see that one on Tuesday. Gusto ko matrade to for short on Tuesday. Not today, Tuesday. Okay? Tuesday. Sir King, what if nandito na pala kami? Ano na mangyari? You build up a momentum, higher. Take on this liquidity above here. Kukunin natin tong higher na to. Kasi nga bullish yung market, hindi naman bearish yan. Okay? Hindi pa naman tayo bearish. Wala tayong tops. Okay? So that's why I want to see the market take on liquidity dito sa equal lows and move higher. Kunin natin to liquidity. Naintindihan? So, ang gusto ko kasi makitang market movement dito kay Imi ni S&P para masabi natin siyang ultimate bearish or ultimatum na bearish na talaga to. Gusto nyo makakita dito dapat ng ganito. O, even in a weekly chart. Gusto nyo makakita ng ganyan. Then, massively movement paalis dito sa mga blocks na to. Yan yung matagal ko na sinasabi. Or ito yung matagal ko na nire-review na sa inyo na gusto ko maging bearish siya. Once tumama yan dyan, I want to see a reaction. Pero wala. Okay? So, in that case, you need to wait. And tignan nyo, mas maganda ang magiging anticipation nyo sa market since meron tayong equal lows. You see here na pwede natin i-liquidate muna, then go higher again. Not until nababasag itong breakaway gap, ayoko nang balikan to, hindi nababalikan to. Once nabalikan to, then definitely that will be a bearish scenario sa lahat. Bearish na rin to. Tignan nyo ah. Isipin nyo lang mabuti ah. Pag binasag natin yung breakaway gap, tignan nyo itsura. Edi, ito na yung tops. Naintindihan nyo? Common sense, guys. Ito na yung top. Bearish na po. Now, you're targeting this volume balance you see here or even in these lows. Simple as that. Common sense. Okay? Napakadali. Now, if we go back to Nasdaq, same exacting, guys. Ito yung pinakamadaling magiging trade natin this coming week. And guess what? Yeah, I'm trying to put a lot of, you know, margin here kay Nasdaq. I enjoyed trading Nasdaq. Okay? I enjoyed trading Nasdaq so far. Okay? Mas malinaw yung movement niya. Okay? So, yun. Okay? So, type one in the chat, guys. Thank you so much. Again, I hope you're having a good day. Okay? Huwag na kayo maglalabas, guys. Maulan. Okay? So, yun lang. Okay, good. Ayan. So, anyways, guys. Yun lang naman. Okay? Actually, napakaganda nga. Tuesday pa. So, yung mga tao na nagpapahinga ngayon. So, pwede pa kayo makapagpahinga this Monday. Pwede lang kayo mag-chart review. Backtesting. Okay? And, yeah. Sa mga tao naman na gusto mag-trade pa rin ng London session and New York session, AM session later tonight, pwede pa naman. Okay? Pwede naman. Basta wag lang kayo mag-expect ng sobrang laki. Intindihan nyo? Wag lang kayo mag-expect ng sobrang laki. Okay? So, yun lang. Ayun nga, actually kami, marami din kami gagawin dito sa bahay, guys. Oh my God. Sobrang busy ko din. Yung busy din ako. Since birthday ngayon ni Sir George ninyo. Okay? Birthday ni Sir George ninyo. And guess what? Kumuha pa kami ng isang sasakyan. So, putik yan. Punong-puno na yung garahe namin dito. Okay? So, yeah. Bahala na. Kung maulan dyan sa inyo, okay, huwag na kayo maglalabas. Kasi dito sa amin is nagbabaha-baha. Okay, baha yung mga daanan. Even, hindi naman sa subdivision, pero baha yung daanan, Diyos ko. Yung payong ko, guys, ayun yung in-order ko sa ano, pina-order ko siya sa TikTok shop.
yung payong na yun. Nakita ko sa yung payong na yun, yung sinisira-sira niya kahit mahanginan. Hindi na sisira. And yun yung ginagamit ko ngayon. Yun yung nabili sa TikTok shop. Angas. So, 150 lang. Diba? Not bad. Ah, yeah. O, diba? Ikaw ang lilipad eh. Okay. So, yun lang. Pogi. Sige na. Diba? 150. So, ayun. Anyways, guys, yun lang naman yung market review ko ngayon. Ayoko na muna sayangin yung oras ninyo, guys, sa dito sa Discord natin. Or baka kasi may gagawin din kayo. Yung iba sa inyo may work pa. So, again, I really do appreciate your time coming by here. Again, thank you so much, guys. Hope you're having a great day so far. And I'll be seeing you guys later tonight. Titignan natin kung makakapag-trade tayo tonight, okay? Thank you so much, guys. Hope you're having a great day so far.